kumusta ang Friday ninyo? I hope okay kayo lahat. Stay healthy and safe. Today, i-share ko sa inyo ang pangalawa kong video about sa Arabic alphabet. Alam niyo naman kung bakit ako natuto mag-Arabic at saka mag-Arabic speaking at saka writing. Dahil alam mo, ang asawa natin is Bahraini. Kaya kailangan talaga tayo matuto. Kasi lalo na dati kasama ko mga in-laws ko. Unfortunately, patay na sila. Anyway, sa Arabic, what happened? Helicopter. Yeah, it's helicopter. What? Come here. Come here. Come here, say hi. Hi, Mama. Hi. Hi. Hi, say hi. Hi. Crazy. Come here, say hi also. Hi. 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 You will fall down the telephone. Gumbaw. Good at say. Anyway, asan na ba tayo? Anyway, kailangan ko talaga matuto ng Arabic kasi kasama ko mga in-laws ko. Kung asawa ko lang, okay lang kasi siya. Hey! Don't touch! Because I will write it here, Mama. Where is the ballpen? Don't touch, Mommy. Anyway, ang gulo ninyo. Kailangan ko talaga matuto ng Arabic kasi kasama ko yung mga in-laws ko. Hindi sila marunong mag-English, hindi rin ako marunong mag-Arabic noong una. Pero dahil sa self-learning ako, kaya ako natuto. Ngayon, isi-share ko sa inyo ang mga Arabic alphabet. Okay? Paano isulat? Step by step, i-ano natin. I-share ko sa inyo part by part para at least meron kayong makuha sa akin, matutunan sa akin. Share ko lang sa inyo. Ang Arabic alphabet consists of 28 letters. 28 letters of which merong mga 21 letters na may counterpart sa English at saka 7 letters na walang sa English. But anyway, forgive what you call that. That is not the most important part. Ang importante ngayon, kung ano ang mga Arabic alphabet at paano isulat. Okay guys, let's go. Umpisa tayo sa first letter. First alphabet. Okay guys, turuan ko kayo ngayon paano isulat ang Arabic alphabet. As I've said, meron silang 28 letters. So, ang unang alphabet, unang letter, we call it Aleph. Madali lang, di ba? Then, sunod, B. This is letter. B. B, or Ba. We call it Ba. Aleph, Ba. Then, ang sunod, Ta. So, Aleph, Ba, Ta. Okay? Then, pang-apat. Fa. Yan ang apat na alphabet. Aleph, Ba, Ta, Fa. So, tuturuan ko kayo paano isulat ang 28 Arabic alphabet. Una, tinatawag nila na Aleph. Okay? Sunod, Ba. Alam niyo naman ang sulat, pagsulat nila is from right to left. Hindi kaya sa atin na from left going to the right. So, Aleph, Ba, Fa, Aleph, Ta, Fa. Aleph, Ba, Ta, Fa. Parang sa English rin. A, B, T, T, H. Aleph, Ba, Ta, Fa. Yan ang apat. Yan pinakaunang apat. Then, sunod, G. Okay. Ha. Okay. Ha. Da. Va. Ra. Za. Sin. Shin. So, yan
8, 9, 10, 11, 12, 13. Yan pinaka the first 13 Arabic alphabet. Okay. Alif, ba, ta, ta, jim, ha, ka, da, dal, ra, za, sin, shin. Okay. What happened? Where is Alif? And then we have sad. That said that din that that din ain ain okay yan mga yan ain kain din fa a ka lam mim nun ha wa yeah. So these are the 28 Arabic letters, Arabic alphabet. Aleph, ba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. So these are the 28 Arabic alphabet, guys. Hindi naman mahirap yan, ano, basta mag-practice ka lang, pagsulat, madali lang yan. Ang nahirapan ako dito is yung kung gagawa ka na ng word. Kasi, isulat mo yan, hindi na siya buo, putol-putol na siya. So ngayon, dahil sa hindi naman natin lahat mag-over ngayon, bigyan natin ng example. So, but we will give at least 1-2 examples na paano natin i-connect ang one letter to another letter. So, halimbawa, sa letter, sa Aleph, yung pinakauna, Aleph, dikulit Aleph. Halimbawa, anong, kung magbigay ako ng example about sa, magbigay ako ng example ng words ng ano letter Aleph. C. A. Ana. Paano yan? Ito, Ana, that means in English, me. Itong ano na to, word na to, it consists of three letters. Ano yung mga yun? Aleph, okay. Nun, and Alipin. Itong tatlong, dalawang letters, pagpiging tatlo kasi mayroon sa umpisa, tapos sa pinakahuli. So, pag i-connect mo yan, maging Ana, in English, me. So, paano yan? Pag i-connect mo ganito, Aleph. Ito, naputol to, ganito yan. Nun, pinutol yan, kalahati. So, i-connect mo yung isang Aleph, papunta doon, yan na. So, ang salita niya, ang word na nabuo is, Ana, that means me. Hindi masyado mahirap as I've said, kung mag-practice ka lang. Kailangan lang talaga na, ang basic lang talaga dito is, una, kung matuto ka talaga magsulat at magbasa, especially so, yung pagbasa or pag-speaking Arabic, madali lang yan kasi pwede naman tanungin natin yung sa tao tapos ganito, i-explain nila kung ano yan. Pero pagsulat at ano, yan, iba yan. Kailangan importante rin yan dahil sa kung mag-aral ng mga anak mo, lalo kung mga anak mo mga Arabo, kailangan mo talaga matuto as a mother. Yan ang nangyari sa akin. Nag-self-learning ako. Nung bila ako ng mga libro ng Philippines, dinala ko sa Pilipinas. Kasi meron akong nakita sa Pilipinas na libro na mayroong Tagalog. I mean, mayroong translation from English to Tagalog to Arabic. Pero ang pagkasulat sa Arabic is hindi yung Arabic alphabet letters, kung hindi yung English na words, English na letters pa rin, pero in Arabic ano, in Arabic na word. Anyway, so yan, isang example ng Aleph, ng salita Aleph. Then, another example, kung ipakita ko sa inyo, there is another example, kung gusto natin, another example ng Aleph is, halimbawa, I will say Arnab. Arnab, it is a rabbit in English. How we will write Arnab? They will write it like this. Arnab. See how they will write it? Arnab. See how they will write? Arnab. How many letters are they in this word? 1, 2, 3, 4. So there are 4 letters. Kung isiyano mo yan, ihiwalay-hiwalayin mo, yan, Aleph ang una. Din R. Okay? Din ang sunod nun. Yung pinakahuli is Ba. So, yung apat na ano na yan, apat na letters na yan, pinoform nila sa word na Arnab, kinukunik nila. Kaya ganun. So, pagkunik nila, ang non, naging half na lang. Ang ba, ikunik yan. So, yan ang nangyari. Arnab. A, Alif, R, Ra, Nun, Ba. Arnab. That means, in English, it is rabbit. Yan ang pangalawang example ng paano gamitin ang letter na Aleph. Aleph. Pero, alam mo, sa Aleph, merong mga ano rin eh. Depende kasi kung paano yan. Kasi meron halimbawa, see ito, basic, simple lang yun na word. Ana or Arnab. Ana or Arnab means me. Arnab means rabbit. Pero, ang Aleph rin, ginagamit halimbawa, magsulat ako ng pangalan Ibrahim.
If ra him. See? Masyadong, parang pagtingin mo complicated. Lalo na ako rin, kung magsulat ako, hindi pa talaga ako masyado yung hawik ulit na. Maayos talaga pagsulat. Pero at least mabuo ko na. So, yung pangalan Ibrahim, see? Nagamit naman dito ang Aleph. Pero bakit naging I kung basahin ni Ibrahim? Kasi, meron silang tinatawag na ham sa hawik ulit. Hindi ko matanggap ano yung tinatawag nila na merong ilagay sa taas, ilagay sa baba. Halimbawa ito, yung Aleph. Paglagyan mo sa taas, basahin to, ah. Pero pag ilagay mo yan dito sa baba, tawag yan, I. I. So, ang Ibrahim, kailangan meron, ano sa baba? Ibrahim. Yan, Ibrahim. I, because of this one. Pero kung itaas mo yan, ang tawag dito is, ah, ang pagbasa dito is, ah, ah. As I've said, kung ibaba mo yan, maging I. So, Ibrahim. So, ano yung mga letters na nasa pangalang Ibrahim? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. There are seven letters. Ano yung mga yun? Mayroon Aleph, mayroon Ba, mayroon Ra, mayroon Alif ulit, mayroon Ha, mayroon Ya, at mayroon Mim. See, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yung pangalang Ibrahim consists of 7 letters. Pag i-connect mo yan siya, yan ang mangyari. So, Ibrahim, as I said, maging ano na ang Ibrahim, meron dito sa baba. Tapos, i-connect mo yung Ba with Aleph, ganito na mangyari. Ba. Aleph, then Ba. So, ang Ba, maging kalahati na lang. I-connect mo yung Ra dito. Okay? Then, sunod mo ang Aleph na naman. Ito kasing Aleph, hindi siya pwede, meron talaga mga exception na hindi pwede siya i-connect sa some letters. Hindi lahat ng mga letters na pwede siya makonect. Dito sa ano dito sa Ibrahim na to, hindi siya makonected in any letters. So Ibra, din ang sunod ha. Ito naman ha, din i-connect mo yan ya. Maging ganito na mangyari. Ibig sabihin, kalahati niyan, kalahati nito, kinukonect yan. Tapos, kinukonect, sorry. Yung ha, ikukonect sa ya, ganito ang mangyari. See? Ang nangyari sa ya, ito na lang nangyari, oh. Then, i-connect mo yung name. Ayan na, naging Ibrahim. Talaga, sa una talaga, complicated talaga, mahirap yung maggawa ng word kung hindi mo talaga ano paano mag-connect. So, ang pinaka-basic talaga dito, kung matuto ka ng Arabic words, at paano basahin is, una talaga sa lahat is, kailangan mo talaga alam ang mga Arabic, ano, Arabic letters, yung alphabet niya na 28. Okay? And then, pangalawa, kung paano mo siya gagamitin, kung paano mo siya i-connect, yun, kailangan mo talaga pag-aralan yan. So, ang nangyari, constant ano lang yan eh. Basa ka lang dito, basa ka doon, magtanong ka, ganito ganyan. Kasi ako noon, self-learning na ako kasi buntis ako noon eh, habang nag-aral ako sa sarili ko. Buntis ako noon. Pasalamat ako at itong asawa ko naman, magaling sa English. Tapos, doon ako nagtanong sa kanya sa English, tapos translate niya sa Arabic. Lalo, mas lalong na-enhance yung ano ko, yung pagsulat at saka pagbasa, nung nag-umpisa ng panganay ko sa kinder, a nursery. Kasi walang magturo sa kanya, yung ama niya, palaging busy, so ako na lang nasa ano. Ako lang sa bahay. At saka yung kasambahay ko, yung mother-in-law ko yun. Eh, mother-in-law ko naman kasi, hindi rin marunong magsulat. Alam mo naman yung noong unang panahon talagang wala. Ano ang edukasyon nila eh, hindi pa masyado gaya na ngayon na sobra na nag-develop na ng gusto. So, yan sa ngayon. Pwede siguro, ito, yan na yung alit. Isa pa lang yung ano natin, pinag-aralan yun. Yung salitang, yung letter, alit. Yung first letter, which is alit. Which, you can read it is, E, if there is slide this down, or A, if there is this one down. I forget the name of this one. Later of the next video, I will tell you what is this. I forget what they call this. This is it. Okay. We'll go to another letter. The other letter is B. We'll see how we'll write it B. Or Ba. They call it Ba in Arabic. And we'll give you some example of paano. Ang sunod na letter is Ba. This is Ba. Take this with some period down. So, Aleph, the first one, Ba, is the second one. So, if we will give you some example, kung paano ito, halimbawa, example, ano tayo na, I'll give you some word, kung paano ito sulat. Halimbawa, Ba, Hab. Itong word na to, see? There are three letters in a word. Bahar, means sea, dagat. Bahar, sea in English. So, paano yan? E kung i-break natin yan, Ba, this is the one. The second one is ha.
sa original na letter ha, ang dinalas lang is ra. Pag ikunik mo yan siya, baha, ba, ha, ra, maging bahar, which is, we call it si. Paano? Ganito yan. Ang ba, maging ano na lang, a portion na lang of it, hindi mabuo. Pag ikunik mo na. Then, ang ha, which is original na letter, maging ganyan na lang. Maging ganyan na lang. Ibig sabihin, ganito na lang mangyari. Yun. Ito na lang ang maiwan pag ikunik mo na. Magamit. Wala na yung, ano yan. Ba, ha, lagay mo yung ra. Bahar, which means sea or dagat. Ganon ang pag-connect ng ano, ng ba sa other letters. I'll give you another ano naman, example. Another example naman ng ba is, what you call this one? Kung another example ng ba is, let's see. See? See, ano yan? Kung babasahin mo to, in Arabic, this is bent. Bent means girl. Bent. This one, this word consists of three letters. B. Ya. Ba. Sorry. I always say in English. Ba. Ya. Ta. So this word, bent. Sorry. Sorry. There's a mistake. So this is letter B. So I will give you one example of the word start with ba. Ba, sorry, ba. Bent. Kalipa, where are you? Kalipa? Again, as I said, I will give an example of B, ba. This, you can read it as, sorry. Bent means guard. This word consists of three letters. Ba, na, nun, ta. In Arabic, ba, nun, ta. Kung isa-isahin mo, hiwalayin mo yung letters niya, ito, ba, yung full, complete, ano niya, ba, yung original na letter, ba, nun, ta. Pero ipunit mo na yan siya, maging, ng, halimbawa, word na bent, ganito yan. Ang ba, as I've said, maging almost kalahati na lang. Tapos, yung nun naman, i-connect mo, ganun. Dahil ito, i-connect mo rin. So, ang pinakahuli, buo pa rin, kaya lang, connected na. Ang pinakahuli, mabuo pa rin. So, ang mangyari, ang ba, maputol siya, ang na, nun, maputol rin siya. Kaya, ito ganito ang salitang bent, isang example. Medyo, talagang mahirap sa una pag-aralan ang ano, paano magsulat. Although, yung alphabet naman niya, pwede mo naman ma-memorize kaagad eh. Madali lang i-memorize. Ang ano lang, kailangan mo master talaga pagsulat kasi from right to left. From right to left. At saka, ang pangatlong, dapat mo talaga matutunan ang kung paano i-coconnect ang mga letters para maging word na. Kasi may mga exceptions kasi yan eh. Mayroong mga, as I said before, earlier, that mayroong mga letters na hindi pwede i-connect sa another letter. May mga ano, kaya dapat malaman mo kung ano yung hindi pwede. Depende sa word na gagamitin. So, or no, mahaba na yata yung ano natin. Sa susunod na naman na episode, sa susunod na naman na video, mag-ano tayo ng letter C sa mga example. But anyway, C. Sulat ko yung pangalan ko. G. Yung pangalan ko, Gina. Gina. Ilang ano yan? Sorry. Ilang yung letters yan? You start with G. You start with G. Yeah. You start with Nun. And Aleph. Walang ano dito sa baba, yung gaya ng sinasabi ko kanina kasi, ah, sa pinakahuli sa Gina. Pag-connect mo yan, as I said, ito na lang magamit sa taas. Tapos ito naman, ito lang sa baba magamit. Tapos yung nun, maging matanggal rin, kalahati, halos 3/4 mawala. Ah, 1/3 mawala. Tapos i-connect mo yung alif. So, as I said, G, Gina, that's my name. Gina. Anyway, mahaba na yata yung ano po, guys, video. Ano lang to eh, brief ano lang, introduction, brief ano kung paano i-connect, paano, anong mga letters. Sa susunod, kung ano ba yung nami-miss ko dito, kung ano yung hindi ko nasabi, i-review ko ulit tapos i-ano ko sa susunod ko na video kasi medyo mahaba na to. Para naman, ano kasi mas maganda kasi rin yung i-explain natin. Although, hindi rin ako masyado magaling sa Tagalog kasi Bisaya ko eh. Pero, maintindihan na naman siguro eh. Kung meron man kayong narinig na word sa akin na Bisaya, pasensyahan nyo na. Kasi Bisaya tayo. Nakalimutan ko ng marami na nga ako nakalimutan na lingwahe ng Pilipino dahil sa katagal-tagal ko na dito sa Bahrain. Kaya, what to do? Ito ang destiny ko eh. Unfortunately, nawala, matagal na nawala yung asawa ko. Anyway, ganyan ang buhay. So,
Kung meron man kayong dapat itanong, pwede nyo naman itanong sa video ko sa sunod. Doon sa comment. Basta, for now, yung alef at saka ba ang pinag-ano natin. Although, introduce ko na sa inyo kanina yung lahat ng 28 letters, Arabic alphabet. Inintroduce ko na sa inyo. Pero ngayon, dalawang ano letters lang inano natin. Kung paano gamitin, paano rin ano, at saka nagbigay ako ng kunting example paano i-connect. Although, yung light ko kasi sobrang bright, kaya parang bright rin masyado. Siguro sa sunod, gamitin ko yung malaki kasi itong word talaga, ilang meter ba, tumahaba ito, saka ano to. Ginagamit ito sa pag-review sa engineering kasi during pag-review ang mga yung non-licensed civil engineers, dito sila sa bahay, mag-review sa bahay namin. So, kaya meron akong malaking board dito. Siguro sa susunod, para maklaro ninyo talaga yung ano, babalik ka rin ko to, chalk na lang gagamitin ko kasi dark yung ano, yung chalkboard, yung board, green, dark green yata, oh, dark green. Anyway, so guys, tapos na naman tayo ngayon, pangalawang video ko. Sana naman, ipalo nyo ako palagi, at don't forget, isubscribe nyo ako. At, happy weekend ulit Philippines, and sa lahat na pala ng mga fathers, lalo na yung mga batchmate ko sa engineering, sa high school, sa saan pa ba ito, mga buddies ko, brad ko sa Baguio, or lahat ng tatay, lulu, fathers, at saka yung mga byuda na tumatayo na mother and father, or mga single mother, gaya sa akin na byuda. So, anyway guys, mga bahaba na. See you again on my third video. It's maybe on my third video is, it depends, maybe again the continuation of the Arabic alphabet learning or another video, depends. Anyway, you can see something in the comment if you want to see something. I will accept criticisms, don't worry. Kasi diyan tayo matuto pag sasawayin niyo ako eh. Anyway, as I've said, dahil natuto ako mag-Arabic, dahil meron ako sa Bahrain, kaya sinishare ko sa inyo para naman meron tayong kayong konti rin kaalaman sa about sa Arabic alphabet and some words. Mahaba-haba pa itong pag-aralan natin ito, but anyway, I'm here for you, don't worry. Bye guys! Happy Friday, happy weekend! Happy Father's Day ulit! Bye! Don't forget to subscribe!